Maraming salamat sa mga nandito. Sana naman na bago tayo mag-umpisa, nakasubscribe na kayo sa aking YouTube channel at naklik nyo na ang notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Ayan guys, ang ating pag-uusapan ngayon, paano ko ginagawa ang aking verifying address o yung PIN natin kapag hindi dumating. Ano ba ang ating gagawin? So, ang aking ginagawa guys, kasi hindi talaga dumating ang aking PIN sa mga hindi pa dumating at sa mga bago pa lang na monetize, pagkakataon nyo na ito na baka sakali magawa nyo ito sa susunod na araw, sa susunod na buwan, kung hindi pa rin dumating ang inyong PIN. Kaya ito talaga maganda ito guys na naisi-share ko sa inyo. Kasi ginagawa ko na rin ngayon ito, isi-share ko sa inyo. So, yun nga guys, dumating ang, na-monetize ako ng June, July 15 ako nabigyan ng PIN, pinapadala, pero hindi naman dumating sa bahay. Kasi in-address ko sa Pilipinas, July 15 hanggang August 15, hindi pa rin dumating ang aking PIN. So, nag-request ako ng August 23. So, nag-request ako, August to September, hindi pa rin dumating. Pinuntahan ko na sa post office, hindi pa rin talaga dumating. So, September to October, October 13, nag-request ako uli. So, pangatlo kong request, nag-request ako uli sa August 13. So, hindi pa rin dumating. August 13 hanggang August 27, pagka 27, naisipan kong itry na imamanual ko na lang para ma-verify ng YouTube company na talagang akin itong YouTube channel ko o ako talaga itong humawak dito sa YouTube channel ko. So, pero bago ko tinatry itong gagawin ko, pinapanood ko muna sa ibang mga YouTubers din na hindi rin dumating ang kanilang PIN. Umabot na ng 4 months to 5 months and 3 months. Hindi pa rin dumating ang kanilang mga PIN. Kaya pinapanood ko at sinundan ko na lang. So ibabahagi ko rin sa inyo sa mga na-monetize na pero bago pa lang, naghihintay pa lang ng PIN. Sa mga naghihintay na at matagal na naghihintay, ito talaga ang pagkakataon yun na. Yun nga guys, ang ginawa ko, minanual ko. So, pag minamanual mo kasi doon guys, pag sinusundan mo ito, pag hindi siya lumabas, ibig sabihin hindi ka pa authorized na imamanual. Kasi kailangan sa kasi talaga tatlong attempt ka na mag-pin request sa YouTube company. Kasi pag hindi mo ito ginagawa, kahit ikiklik mo siya, hindi siya gumagana. Hindi siya lalabas yung pipilapan mo doon. So kailangan tatlong basis ka mag-request. So, ibig sabihin, tatlong buwan mo ni-request yung every 2 weeks, i-request mo uli siya. Or every 3 weeks, i-request mo uli. Depende doon sa post, sa button kung mapipindot nyo. Kung hindi, antayin nyo ng ilang araw tapos pipindutin nyo para gumana. So, bago rin yan, kailangan nakahanda na rin kayo ng tatlo or isang valid government ID na meron siyang address o nakapangalan sa iyo. Kung ano yung address sa government ID nyo, dapat magmamatch doon sa AdSense address na nilagay nyo para magmamatch lang sila para talaga ma-verify kayo. So kung wala naman kayong government ID, meron namang water bill at saka electric bill na resibo na mga luma, pwede na yon, picturean nyo na lang tapos isisave nyo sa inyong mobile phone. Pero yung electric bill at saka water bill dapat nakapangalan sa iyo at yung address kompleto din at dapat yung address pareho sa AdSense na nilagay mo na address para magmamatch din sila. Kasi kailangan doon sa attachment file, kaya kailangan yung ID o government ID na may pangalan at kompletong address o yung water bill o yung electrical bill, kailangan yun ang i-attach mo doon sa file kasi hihingian kayo doon sa pag nag-fill up kayo. Tapos lagyan nyo ng tamang pangalan, huwag kayo magmamadali pag mag-fill up. Kung ano yung nakalagay, susundin nyo lang. Tapos i-attach. Tapos yun lang guys, pag na-attach na yan guys, pag na-submit nyo na, so maya-maya
mag-email si YouTube, mag-email sa inyo na bine-verify nyo at nagbigay kayo ng documents sa kanila para talaga ma-verify ang totoo mong address at saka ikaw talaga ang may hawak sa YouTube channel mo. Kaya at nakalagay doon, naka-specify doon sa email na 24 hours at saka 48 hours ang hihintayin natin para makorek nila or matingnan nila kung talagang ikaw ang may hawak ng YouTube mong ng YouTube channel mo. O yung address na nilagay mo sa AdSense ay magmamatch doon sa files na binigay mo sa kanila o sinusubmit mo sa kanila. Hintayin na lang natin guys ng 48 to 24 hours. Yung iba naman kasi 24 hours lang eh okay na. Pero nakalagay naman doon sa email nila na kung marami silang marireceive na ganyan, madidelay lang ng 48 hours bago nila i-confirm sa'yo na okay na yung ano mo, AdSense mo o yung PIN mo o yung verifying address ay okay na. At pagka okay na yan guys, at hello guys, yun nga guys, huwag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin guys panoorin at isa-isa, step by step ko guys ibibigay sa inyo at sana sundan nyo ng maigi para ma-verify na yung inyong AdSense address nyo sa inyong YouTube channel para hindi na tayo magproblema at makasahod na tayo guys. Yahey! 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 Kaya panoorin natin ang sabay-sabay guys. Let's watch! E dito tayo sa ano guys, sa Chrome, tapos AdSense, tapos i-login natin guys ang ating login na natin guys ang ating sa help, tapos verify your PIN. Tapos guys, PIN troubleshooting. Tapos yes. No. Check if you have seen maximum pin for maximum of 4 pins. Follow the instructions of request. Have you already requested 3-time replacement? Yes. And so guys, contact us. P.U. P.U.B. 7. Tapos choose. Tapos file. Ito guys. Tapos ano, so i-submit na natin guys. Submit. Ayan guys, na-submit na natin. Hopefully maghintay na lang tayo ng ano, within 24 hours, hintay na lang tayo guys sa email ni Lolo. Hopefully makareceive tayo ng email niya. Nga guys, napakasimple lang talaga guys gawin kung meron lang tayo kumpleto nga nakahanda na madali lang natin i-attach, madali natin fill upan, walang kahirap-hirap guys. Tapos ito nga guys, biglang hindi pa umabot ng 24 hours ay nag-email na agad. At ito yung email ni Lolo. Pababasahin ko na lang guys. Thanks for sending your proof and identity. I am happy to let you know that this fulfills the address verification requirements for AdSense. Please note, you may still see the payment hold
notifications in your account. Rest assured that your PIN has been verified and the notification will disappear with 24-48 hours. Ayan guys, mawawala na yung ano doon sa, napapansin nyo yung sa verification guys, yung i-verify natin doon kung saan natin i-enter ang PIN, mawawala na siya guys within 24 hours. Pero sa akin, no, napapansin ko agad, kasi ilang minuto lang guys, nag-email agad siya. So, nung napansin ko, nawala na doon. So, wala na yung verify doon. Wala na akong ilalagay na PIN kasi na-verify na nga, guys. Ganong kadali, guys. Ganong kabilis pag-verify. So, meron ditong step na nilagay ni ng YouTube. Step 1, choose a form of payment. So, kailangan natin na ito na naman ang i-fill up natin. Kung bank to bank tayo o western, pero ang pagkakaalam ko baka magbago nga ng sa 2021 magiging bank to bank na or ano pang ilalagay ni YouTube na pagbabago sa pag-receive ng ating salary monthly. Ayan guys, check if your balance has reached the minimum payment threshold. Kung na-reach ko na yung threshold ko, makapagsahod na ako sa next month. So far na reach ko naman siya ng 100 plus. Pero i-check ko pa rin yung aking threshold doon sa AdSense ko na ipasok na. Ayan, review our payment nakalagay dito, review our payment timeline to learn when you will be paid. So i-review lang natin guys kung nakapasok na ngayong ating kita doon sa AdSense natin kasi minsan delay kaysa analytical. Napansin ko sa analytical kung taas talaga. Pero dito sa AdSense, mababa lang, hindi pa talaga pumasok lahat. Kasi meron nga siyang time lang na ipapasok at meron din siyang time na para natin i-withdraw. Hindi natin pwede basta araw, kahit anong oras i-withdraw natin. Ayan, nakalagay dito, YouTube publisher, YouTube earning for the previous month will be finalized and added to your AdSense account balance between the 10th and the 15th of the month. If you complete the above payment step, your balance will be paid out at the end of the month according to our payment timeline. Yun nga guys, kung makumpleto na natin itong tatlo, choose the payment, choose a form of payment, tapos itong check if your balance is reached. So, chinik ko naman, hindi pa naman na pumasok lahat talaga. Review your payment timeline, yun nga guys. Pero itong form of payment guys, meron akong isang video kung paano ko ginawa itong form of payment, kung saan ko ina-add yung aking payment. Bank to bank yung aking decision. Doon ko i-ano. Kaya panoorin nyo ang next video guys kasi gumawa na ako ng video kung paano ko pinilapan ang aking sa payment of form of payment. Kaya panoorin nyo guys itong next. Ilalagay ko na lang yung link dito guys sa taas para mapanood nyo kung paano ko ano. Kasi meron din kayo doon na pipil upan, baka malilito kayo. Kaya kailangan nyo panoorin nyo talaga yung ating ang form of payment. Kasi kailangan dito, nakalagay naman dito sa tatlong ano, na kailangan ma-accomplish natin tong tatlong na to. Yun lang guys, masaya ako dahil na ano na nga, na-verify na tayo ng AdSense. Napakadali lang, hindi pa umabot ng 24 hours. Kaya masaya ako na masaya. Sana kayo din at sana wala nang sana wala nang aberya, ano tawag doon sa Tagalog, Bisaya din kasi ako eh. Kaya sana tuloy-tuloy na ang ating pag-YouTube guys, huwag tayo mawala ng pag-asa dahil talagang pag tinatrabaho natin guys ang ating YouTube, may chance tayo na parang pupunta rin tayo doon sa mga nag-success na mga YouTubers na talagang tinitingala natin, pero tayo naman papunta na rin tayo doon. Magtiwala lang tayo sa ating sarili. Kaya hanggang dito na lang guys, sana i-like nyo naman guys ang aking video at mag-comment kayo sa video ito. Sa mga hindi pa nag-subscribe at bago pa lang nandyan, please subscribe my channel, Juna Brow, at pakiclick na lang din sa notification bell para ma-update at ma-notify kayo sa aking mga bagong video na ina-upload. Kaya maraming salamat. Bye-bye!